Manalangin po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa lahat ng biyaya na naglinis ng lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, na wala po kaming anumang ginagawa. At binigay mo po ang iyong walang kahanggang kaharian sa amin bilang aming pamana, Panginoong Diyos. Sa mga sandaling ito, kami po nanaligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ay nagtipon ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon. Nagpupuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng iyong salita at nakikibahagi sa banal na fellowship kasama ka po, Panginoon. Naniniwala po kami na kasama ka namin ngayon, Panginoon. Kaya pakiusap po, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos, at kunin mo po ang aming mga kahinaan at punuin kami ng biyaya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Gawin mo po kaming bago at masagana at tulungan mo po kami na mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Pakiusap, bigyan mo nawa kami ng karunungan na maunawaan ang banal na kalooban mo, Panginoong Diyos, at dagdagan mo po kami ng kalakasan at katapangan na mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Pakiusap din po, samahan mo po ang mga brothers at sisters na hindi makakadalo sa oras na ito. Pagalingin niyo po ang kalusugan ng may sakit. Tulungan mo po nawa na walang sino man ang matisod sa pamamagitan ng pagbibigay ng biyaya sa mga mahihina, sa mga tinutukso at sa mga nasa paghihirap. Marami pong mga tao ang nakikinig ng sermon online sa kanilang mga bahay. At sa maraming mga churches namin sa buong mundo, pakiusap, samahan mo po sila. Tulungan mo po sila at akayin mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita at biyaya, Panginoong Diyos, upang naisin nilang mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa natitira po nilang buhay. Pakiusap din po, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos. At sa Panginoon na nagbibigay ng salita ayon sa panahon at nagtuturo ng dapat naming gawin. Pakiusap po sa oras na ito, ituro mo po nawa sa amin kung ano po ang nararapat at kung ano po ang banal na kalooban na nais mo pong ihayag sa amin, Panginoong Diyos. Kami lang po ay nagtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Awit 116. Verse 8. Mga Awit 116, verse 8. Babasahin ko po. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ngayon basahin po natin mula verse 12 hanggang verse 14. Sabay-sabay po. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon, tutuparin ko ang aking mga panatas sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Nabubuhay po tayo sa ilalim ng maraming pagkontrol dahil nga hindi tayo makapagtipon at makapag-fellowship ng malaya dahil po sa COVID-19. Ngunit nagpapasalamat po ako dahil kahit paunti-unti ay mas bumubuti na po ang ating sitwasyon.
At ngayong araw na ito, nagpapasalamat din po ako sa Diyos. Dahil nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at marami pong nakadalo kumpara dati. Kaya nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nakadalo. Naniniwala din po ako na ang Diyos ay nasa mga tahanan, lalo na sa mga nasa bahay, at nagbibigay ng parehong biyaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa mga nakakatanda, maging sa mga bata na hindi makapunta dito sa church. Nais ko pong ipangaral ngayong araw ang salita na hindi ko po natapos, at kukumpletuhin ko po ito kung maaari yung pong sermon ko nakaraang linggo bilang pagpapatuloy. Kaya gaya ng binasa po natin sa Awit 116, dito po sa verse 12, sabi, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang buhay na sinusuklian ang Panginoon sa lahat niyang kabutihan? Pag-aaralan po muli natin kahit pa alam na natin ang mga bagay na ito. Sa verse 8, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Alam niyo po, binigyan tayo ng Panginoon ng tunay na kapayapaan. Kaya may pasasalamat at kagalakan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin sa lahat ng pagdurusa at kalungkutan. Noon po, mahuhulog dapat tayo sa impyerno sa pamamagitan ng bitag ng kasalanan, ngunit hinawakan po tayo ng Panginoon. At dahil dito, sabi, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Alam niyo po, natural lamang na magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos at suklian ng biyaya ng Diyos dahil naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngunit minsan po, hindi po natin ginagawa ito. Alam natin, isinisilang ng magulang ang kanilang mga anak. At ang ina, ang naghihirap talaga sa panganganak. Nangyari noong unang panahon na alam niyo po marami pong beses na namamatay ang mga ina dahil po sa panganganak. Nagsisilang ang mga ina sa mga anak nila nang may talagang paghihirap sa panganganak. At marami din silang paghihirap at pagdurusa upang mapalaki ang kanilang mga anak. Hindi natin malalaman ito kung hindi tayo nanganak o nagpapalaki ng ating anak. Ngunit minsan, nagpapasalamat ang isang anak, especially sa biyaya ng Diyos, pero minsan nakakalimutan niya. Yun pong isang mahalagang bagay, nakakalimutan niya ang biyaya ng kanyang mga magulang. Sa ganitong paraan, minsan hindi natin alam at nakakalimutan natin kung gaano kamangha-mangha at kadakila ang biyaya ng Diyos at hindi tayo nabubuhay ng isang masunuring buhay. Kung sumusunod tayo sa Diyos dahil natatakot tayo sa puot ng Diyos o dahil sa tatanggipin nating kahatulan o dahil baka mapunta tayo sa impyerno, gaya po ng mga taong hindi paligtas, ang mga ito ay wala pong kinalaman sa biyaya o sa kaluwalhatian po ng Diyos. Niligtas na po tayo ng Diyos ang ating kaluluwas na mawawasak sana, at ito po ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ginawa niya tayong kanyang mga anak at binigyan tayo ng pamanang makapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga natural na maglingkod tayo sa Diyos at talagang magmahal sa Kanya. Ito po ay dahil natanggap natin ang biyaya ng kaligtasan at maaari itong maging kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ba natin nararamdaman na ang paglilingkod natin sa Diyos at yung pagsunod sa Diyos ay, kung titignan natin, ay labis na kulang kahit na napakadakila ng biyaya ng kaligtasan? Kahit na dapat pasalamatan ng biyaya ng magulang na nagsilang at nagpalaki sa isang anak, kapag mga bata pa ang mga anak, hindi pa niya alam ang biyayang ito, kaya hindi siya nakakapagpasalamat, hindi siya sumusunod. Minsan, sinasaktan niya ang puso ng kanyang mga magulang. Kahit na nasa hustong gulang na ang anak, sinasabi niya sa kanyang mga magulang, bakit mo kasi ako isinilang?
Ano bang ginawa mo para sa akin? Lumalaban siya sa kanyang magulang sa ganitong paraan. Dahil ang kanyang isip ay isip bata pa at hindi pa mature. Kapag ang ating pananampalataya ay bago pa lang, hindi tayo lumalago o baka hindi pa nagmamature kahit paligtas na tayo, minsan nagrereklamo pa tayo sa Diyos. At mayroon po tayo ng isipan na mabuhay ayon lamang sa sarili nating pamamaraan. Kaya nga dapat nating pag-isipan ng malalim kung ano ang biyaya ng Diyos sa atin. Maaring hindi natin nauunawaan ito ng lubos, yun pong biyaya ng Diyos habang nabubuhay pa tayo sa mundo. Ngunit malalaman natin ang malaki at malawak na biyaya ng Diyos at ang pag-ibig na hindi natin masusukat sa pamamagitan ng kung anuman. Bagaman hindi natin ito masasabi sa pamamagitan ng ating mga bibig. Kaya, gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin? Pag-isipan po natin ito. Maaari tayong magalak at magpasalamat sa Diyos kapag naunawaan natin ito. At kapag naunawaan, tayo po ay makakasunod sa salita ng Diyos at maaaring mabuhay tayo ng may puso na talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang buhay Kristiyano na ipinapamuhay natin, pagkatapos nating maligtas, ito po ang buhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Marami pong biyaya ang nakapaloob sa talatang ito. Sabi sa lahat niyang kabutihan sa akin. Kaya hindi po natin mabibilang ang biyaya ng Diyos. Napakalawak, napakarami. Sa Roma chapter 5 verse 8, sabi po, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayong mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At sa unang 1, chapter 4 verse 9, sabi din po, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Kaya tayo nooy mga patay sa ating mga kasalanan at pagsalangsang. Ngunit sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang iligtas sa mga kaluluwa na nararapat sanang mahatulan. Niligtas niya po tayo. Kaya gaano nga kalaki at kamangha-mangha ang halaga na kanyang ibinayad upang maligtas lamang tayo. Sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa akin at para sa iyo. Tayo po na nabuhay sa mundong ito at pinahintulutang mamatay ang tanging anak ng Diyos doon po sa krus. Kaya sabi sa Roma 8:32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Sabi, hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil po sa ating lahat, dahil sa mga kasalanan natin bilang handog pangkasalanan. Sino po ang magbibigay ng kanyang sariling anak upang mamatay para sa ibang tao? Isipin niyo po itong mabuti. Walang sinumang tao ang makakagawa nito. Ngunit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Tayo po na dating nalayo at mga kaaway dahil sa ating isipan sa pamamagitan ng masasama nating mga gawa. Hindi po ito madaling maunawaan. Siya na walang kasalanan ay hinatulan ng kamatayan gaya sa isang miserableng makasalanan, hinagupit at ipinako sa krus. Nagdusa siya ng hindi mailarawang sakit at namatay po siya. Sa pamamagitan ng banal na dugo na sa kanya'y dumanak, lahat ng ating mga kasalanan ay nahugasan magpakailanman. Kaya sa halip na tayo, tinanggap niya ang sumpa at kahatulan na dapat nating tanggapin. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos at ng biyaya ng Diyos, at siya ang nagligtas sa atin. Niligtas tayo ng Diyos at naging mga anak tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Pag-asang makapasok sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya gaano kadakila
at kamangha-mangha po ang biyayang ito. At habang nabubuhay tayo sa mundo, hindi po niya tayo pinababayaan na parang mga ulila. Ang Espiritu Santo, na siyang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos, kasama po natin, hindi niya tayo iniiwanan o pinapabayaan. Kaya mula ng araw na maligtas tayo hanggang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos upang alisin ang ating mga kahinaan, upang ingatan tayo sa mga panganib, upang akayin tayo sa katotohanan, at upang gabayan at tulungan tayo. Ito po ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Kaya ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin. Kapag inisip po natin ang katagang ito, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Hindi natin masusuklian ng Diyos kahit pa mamatay tayo para sa Diyos ng ilang daang beses, kahit na ilang libong beses o 10,000 beses man, sa pamamagitan ng mababa at hamak na katawang gaya nito. Pero kahit hindi natin kayang mamatay para sa Panginoon ng ilang daang beses, dapat naman tayong mabuhay kahit isang beses para sa Panginoon. Kapag namumuhay ang isang tao sa gantong bagay, medyo nagdududa po ako sa kanya. Kaya nga po, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Tinanggap po natin ang kamanghamanghang biyaya kung wala tayong isipang suklian ng Diyos? Ayos lang po ba iyon? Kung titignan niyo sa ikalawang kronika sa chapter 32 verse 25, si Hezekiah noon na hari ng Juda ay tumanggap ng malaking biyaya mula sa Diyos. Ang hari ng Assyria ay isinugo ang kanyang hukbo upang patayin ang hari ng Jerusalem at upang wasakin ang lungsod ng Jerusalem. Ang bilang noon ng hukbo ay 185,000 at kinugkob nila ang Jerusalem at nagbanta sila. Kaya nanalangin si Haring Hezekiah sa Diyos sa kanyang isipan. Kaya ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel sa hukbo ng Assyria at pinatay silang lahat. Isang gabi, nilipol po sila, ganap silang nalipol. Gaya po nito, niligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ng malaking biyaya. Pagkatapos nito, noong pong si Haring Hezekiah na hari ng Juda ay nagkasakit at malapit ng mamatay, nanalangin po siya sa Diyos sa kanyang isipan. At tumugon po ang Diyos. Dinirig ng Diyos ang kanyang panalangin at pinagaling siya. Dinagdagan pa nga ang kanyang buhay ng 15 taon. Maring binigyan siya ng Diyos ng higit pang hindi maipaliwanag ng mga biyaya. Kaya nga naisulat sa Biblia, sa 2 Chronicles 32 verse 25, sabi doon, ngunit si Hezekiah ay naging palalo at hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya. Ayon sa biyaya ng Diyos, hindi siya tumugon, kaya pinarusahan ng Diyos si Hezekiah na hari ng Juda at Jerusalem. Hindi siya sumunod. Hindi sila sumunod sa salita ng Diyos at naglingkod sila sa mga diyos-diyosan. Ito ang dahilan kung bakit sila pinarusahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang kasalanan ng hindi pagsukli sa Diyos ayon sa biyaya ng Diyos, pinarusahan sila ng Diyos. At kung may mga ganito rin po sa ating panahon, di natin masyadong lubos maisip ang ganito. Kung titignan rin po natin sa unang Timoteo 5 verse 4, sabi, ngunit kung ang sinumang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ng mga kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. May mga balo na may mga anak na maaring maglingkod, ngunit hindi sila naglilingkod sa kanilang magulang dahil tinutulungan na ng church ang kanilang magulang. Hindi po ito tama? Irresponsable po
kapag ganito. May ilan naman pong nagsasabi na ang bansa na ang tumutulong sa mga matatanda kaya hindi na nila kailangan pang tulungan ang mga matatanda. Ito man din po ay hindi katanggap-tanggap. Sabi, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ng kanilang mga magulang. Alam po natin na lahat ang unang utos ng Diyos na ibinigay sa tao. Sabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ito po ang unang utos na igalang mo ang iyong ama at ina. At may iba pang mga utos gaya ng huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Ito ang pagkakasunod-sunod ng kasalanan. Ang pangangalunya ay mas mabigat sa kasalanan kaysa pagnanakaw at mas mabigat naman ang pagpatay kaysa pangangalunya. At ang pagsuway sa mga magulang ay mas mabigat kaysa pagpatay. Sinasabi ng ibang mga tao na ang pagsuway sa mga magulang ang pinaka malaking kasalanan sa 10,000 kaysa sa 10,000 kasalanan. Opo, tama po ito. Bakit ang pagsuway sa mga magulang ang pinakamalaking kasalanan sa na maaaring magawa? Dahil kung wala ang mga magulang, hindi ka dito ipapanganak. Paano ka maipapanganak sa mundong ito? Ang mga magulang ninyo ang nagsilang sa inyo, nagpapalaki sa inyo maging hanggang ngayon. Kung hindi nyo susubukang o susuklian ang biyaya nila, kagaya din ba kayo ng mga hayop? Alam nyo po, iniiwan lang ng mga hayop ang kanilang mga magulang kapag malaki na sila. Ngunit ang uwak, narinig ko po ito, bagaman hindi ko pa po nakikita. Sabi nila, lumalaki ito at nagiging hustong gulang na uwak at naghahanap mismo ng kanilang pagkain at dinadalhan nila ng pagkain ng kanilang magulang. Sabi sa Biblia, tungkol po kay Elias, sa unang hari, 17 verse 6, na dinalhan po siya ng mga uwak ng tinapay at karne. Sa lugar na walang anumang bagay, ngunit sinasabi po na maging ang kanyang ina ay pinapakain din ng uwak. Pero ang mga tao ay hindi alam kung paano igalang ang kanilang mga magulang. Hindi na nga nila ginagalang, sinusumpa pa nila. At alam nyo po, ang hindi maisip, lubusang maisip, sinasabihan pa nila na mamatay na agad ang magulang nila. Kaya nga maraming mga matatandang nagpapakamatay. Bakit po? Dahil hindi sila iginagalang ng kanilang mga anak. Kaya sabi nila, magpakamatay na lang ako. Talagang malaking problema po ito. Habang dumarating ang katapusan ng panahon, alam po natin, mas nagiging laganap ang kasalanan ng mga anak na hindi paggalang sa mga magulang. Ang biyaya po ng Diyos ay 1,000 beses o 10,000 beses na higit kaysa biyayang tinanggap natin mula sa ating mga magulang. Gaano man kamahal ng mga magulang ng kanilang mga anak, hindi nila matutubos ang kanilang mga kasalanan ng kanilang mga anak. Hindi sila mamamatay sa halip nila at hindi nila maililigtas ang kanilang kaluluwa. Ngunit minahal tayo ng Diyos at niligtas tayo ng Diyos. Kung napakalaking kasalanan ang hindi paggalang sa magulang, higit na napakalaking kasalanan ang hindi pusuklian ang biyaya ng Diyos. Ngunit sinasabi ninyo na ligtas na kayo. Magaling sa pag-awit ng sa inyong mga bibig tungkol sa biyaya ng kaligtasan. Pero sa katotohanan, bakit hindi nyo alam kung paano suklian ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay? Ang pangunahing kasalanan ay ang kasalanan ng hindi pagsusukli sa biyaya ng Diyos, higit ito sa anumang kasalanan sa mundong ito. Kaya mula sa kasalanan ito, magsisimula ang lahat ng mga kasalanan. Kaya nga dapat tayong mabuhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos sa natitira nating buhay. Ito po ang natitira pa sa ating buhay Kristiyano, ang suklian, ang Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos ng maraming paraan upang masuklian siya. Ang una po, ang buhay na minamahalang Panginoon na nagligtas sa atin. Ito po ang paraan para masuklian natin siya. Dapat na mahalin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Dahil mahal nyo sila, ginagalang at sumusunod kayo sa inyong mga magulang.
Yan ang unang paraan para masuklian ng Diyos, pagmamahal sa Kanya, sa 1 Pedro 1.8. Sabi po, hindi nyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Sa Isaiah 38 verse 17, ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasa. Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon niya tayong pinigilan na mawasak. Sa Efeso chapter 2 verse 3, bago tayo naligtas, sabi, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo no'y katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. Dati po sumunod tayo sa Diablo, pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, at ang Diablo ay inudyukan ng masasamang kasakiman ng ating laman. Kaya tayong lahat ay dating nabuhay sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo no'y katutubong mga anak ng kapuutan gaya ng mga iba na nabubuhay sa sanlibutan. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang buo at ganap na pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin. Ang kaligtasan ay nakabatay sa ganap na pag-ibig ng Diyos. Kung hindi, sino kaya ang maliligtas? Ang pag-ibig na iyon ay lubos na kaiba sa pag-ibig po ng tao. Upang maipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos, isang salita ang nabuo. Ito ay ang pag-ibig na tinatawag pong agape. Hindi po ito pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay tinatawag na storge, philia o eros. Ang mga ito'y tumutukoy sa iba't ibang uri ng pag-ibig o mga pagpapahayag ng pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape. Ito po ang banal na pag-ibig. Ito ang ganap na pag-ibig. Ito ang walang hanggang pag-ibig. Ito ang pag-ibig na walang hinihinging kondisyon. Iniligtas po niya tayo sa pamamagitan ng pag-ibig na ito. Walang sino man ang mawawasak ng kasalanan sa harapan ng pag-ibig na ito. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay higit na dakila kaysa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig na nananatili matapos mahugasan ng mahugasan magpakailanman. Kaya sabi po ng isang kanta, ang dakilang pag-ibig ng Panginoon na hindi nakapagsasalita ay ang krus ng Kalbaryo. Ang dakilang pag-ibig na iyon ay napa sa akin. Sa Roma chapter 5 verse 5, sabagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Inibig tayo ng Diyos. Ipinakita ni Jesus ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus at ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo. Dahil inibig tayo, natural sa atin na ibigin naman ng Panginoon. Kaya nabubuhay tayo sa Panginoon na hinihimok ng pag-ibig na iyon. Sa awit 18 verse 1, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. Iniibig kita, ikaw ang buhay ko at ikaw ang pag-asa ko. Yan po ang nararapat. Sa unang 1:4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Nalaman at sinampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos. Nalaman natin, sinampalatayanan. Kaya sa unang 1 chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya may kanta po sabi, dahil iniibig ako ni Jesus, iniibig ko rin si Jesus. Naparito siya upang tubusin ako at namatay siya sa krus.
Ang pag-ibig na iyon ay naisa katuparan sa atin. Hindi ko ito mababayaran. Ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa akin, ngunit ang mahinang puso at hamak na katawan ang magiging alipin mo. Hindi natin mababayaran ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, ang ating mahina at hamak na katawan ay maaaring maging kanyang alipin. Ano po ba ang alipin? Ito ay para lamang sa may-ari. Ang alipin ay walang sariling plano, sariling katwiran, sariling katigasan ng ulo o anumang katulad nito. Siya lamang ay para sa may-ari. Hindi tayo pinipilit na maging alipin. Tayo ay mga alipin ng kalayaan. Sapagkat una tayong pinaglingkuran ng Panginoon tulad ng isang lingkod at namatay siya sa krus, nahimok tayo ngayon sa pag-ibig at naging mga alipin ng Panginoon na may masayang puso. Kaya nga ang ating buhay na ibinabalik, ang biyaya ng Panginoon ay upang ipakita sa Panginoon ang pag-ibig na natanggap po natin mula sa Panginoon. Kaya sa John chapter 21, sa verse 15, ang Panginoong Hesus na muling nabuhay noon ay nagpakita sa mga alagad. Nagpakita siya sa dagat ng Galilea, kung saan po niya tinawag ang mga unang alagad. Sa John 21 verse 9, nang sila'y makadaong sa lupa, nakakita sila roon ng mga nagbabagang uling at may isang islang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sabi po, hali kayo at mag-almusal. Isipin po ninyo ang pangyayaring ito. Ang Panginoong Hesus na muling nabuhay at kumakain ng almusal na inihanda ng Panginoon. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Hesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan. Binigyan ni Hesus ng bagong pangalan noon si Pedro. Mula Simon naging Pedro. Ngunit bakit sinabi dito Simon, anak ni Juan? Bakit niya siya tinawag sa tunay na pangalan na Simon? Tinawag siya. Ibig sabihin, magsimula tayong muli sa ngayon. Sumunod si Pedro kay Hesus sa loob ng 3 taon, ngunit hindi pa niya noon nauunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Tanging kapag namatay na si Hesus sa krus, mahahayag ang pag-ibig ng Diyos. Bakit nais mamatay ni Pedro para sa Panginoon? Gayun hindi pa namamatay ang Panginoon. Sabi niya noon, handa akong mamatay sa bilangguan para sa Panginoon. Salamat na lang, pero hindi. Kung sinabi ni Hesus kay Pedro na salamat, Pedro, bagaman iniwan ako ng ibang mga alagad, hindi mo ako iniwan. Kapag nadakip ako, madadakip ka rin, at kapag namatay ako, mamamatay tayong magkasama at magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Kung pinuri ni Hesus si Pedro, alam niyo bang magiging matapang si Pedro at hindi na niya kayang mamatay para sa Panginoon? Maging ang alipin ay namamatay para sa kanyang Panginoon. At maraming pagkakataon na nangyari na po talaga ito. Mayroong tapang at pagpapasya si Pedro na mamatay para sa Panginoon. Ngunit una, hindi po ito pinahintulutan ng Panginoon. Walang kabuluhan na mamatay kung hindi ito pahihintulutan ng Panginoon. Hindi niya ito pinahintulutan. Kaysa Matthew 26:34, sabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilao kang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Ang taong si Pedro ay dapat lamang ipagkaila ang Panginoon. Dapat siyang mabigo ng patuloy upang malaman kung gaano kahina ang tao. Hinayaan ng Panginoon na mabigo si Pedro. Ngunit kung nauna ang kamatayan ni Jesus, kung gayon, ang taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos ay karapat dapat na rin na mamatay para sa Panginoon. Kaya kapag ang Diyos ang unang umibig, maaari niyang ibigin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, namatay na ang Panginoon para sa kanya at naunawaan na ni Pedro ang pag-ibig niya. At dahil sinabi niyang hindi niya kilala si Jesus ng 3 ulit, kung gayon sasabihin ko, ayaw na kitang makita, Pedro, bilisan mo, umalis ka na. Ngunit inibig ng Panginoong Jesus si Pedro. At pinatawad na niya ang lahat-lahat ng kasalanan ni Pedro. Siyempre, hindi lamang po si Pedro, kundi maging lahat po ng mga alagad na iniwan siya at umalis.
Ngayon ay sumampalataya sila nang makita nila ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hanggang sa panahon na iyon, hindi patiyak ang kanilang pananampalataya. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesus, sino ang mananampalataya sa Kanya? Walang sino man po. Sigurado akong aalis silang lahat. Kung gayon, tapos na. Ngayon, ang mga alagad ay tunay ng nanampalataya na si Hesus ang Kristo at siya ang tagapagligtas. Magsimula tayong muli ngayon, parang ganun po ang ibig sabihin. Mga kapatid, kahit gaano ninyo kamahal ang pagiging relihiyoso o ang Christian life, dapat kayong magsimulang muli. Simula ng maligtas po kayo, gaya po ni Pedro, kaya Simon, anak ni Juan. Nagsisimula siyang muli. Kaya nagsimula siyang muli sa dagat ng Galilea kung saan siya tinawag ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad o ibang alagad. Tinanong, minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Sinabi ni Pedro, opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Tunay na kitang minamahal ngayon. Hindi lamang sa aking bibig. Narinig ni Pedro tatlong ulit ang parehong tanong at sinabi niya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nabigo ako sa pagsunod sa iyo noon. Ikinaila kita ng tatlong ulit at nalalaman mo na lahat ang mga ito ngayon. Dahil pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, nalalaman mo na minamahal kita. Opo, dapat na malaman niya. Alam po ito ng Panginoon. Sa John chapter 5 verse 42, subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Sa 1 Corinto 8:3, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Kilala ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Alam ng Diyos kung minamahal mo siya ng kaunti o malaki. Nais patunayan ni Jesus ang pag-ibig ni Pedro. Alam na niya ito kahit hindi niya suriin. Ngunit bakit sinubukan niyang suriin itong muli? Nais ng Panginoong Hesus na ihiyag niya ito sa kanyang puso at sa pamamagitan ng kanyang bibig. At tinatanong din po tayo ng Panginoong Hesus, minamahal mo ba ako nang higit sa lahat ng mga bagay sa mundo? Na tumatawag sa bawat isa ayon sa pangalan? Hindi lamang tayo minamahal ng Diyos, kundi nais niyang ibigin tayo. Ang pag-ibig ay ang magbigay at tumanggap. Ang pag-ibig ay dapat na magpalitan. Hindi dapat na hindi ka minamahal bagaman nagmamahal ka. Ang pag-ibig ay lumalaki at nagiging mas masaya kapag ito ay nagpapalitan. Two-way po. Ang layunin ng kanyang pag-ibig sa atin ay upang umibig din tayo. Hanggang saan? Minamahal ba ako ng higit sa lahat ng mga bagay sa mundo? Kaya nga give and take po ang pag-ibig. Kaya lumalaki po ito at sumasagana. Kaya nga, sinabi ng Panginoon sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bakit? Makasarili ba ang Diyos kung hihingin niyang mahalin mo siya ng higit sa anumang tao, anumang bagay sa mundong ito? Sabihin na nating nag-iwan ka ng 10 milyon sa isang tao sa umaga. At kukunin mo ito uli sa gabi. Kapag dumating ka, kinagibihan at binayaran kanya ng 5 milyon at sinabi, 5 milyon ang bayad sa pagtatabi ko nito. Sasabihin mo ba, salamat? At pagkatapos, aalis ka na? Ano ba ang mali sa pagnanakaw na ito? Malaking problema po. Kung nag-iwan ka ng 10 milyong piso, dapat lamang na matanggap mo ito ng 10 milyon din. Ngayon, bakit hinihingi sa atin ng Diyos ang dakilang pag-ibig? Sapagkat iniibig tayo ng higit-higit pa ng Panginoon. Tama po ba? Kaya kung nagbigay ka po ng 10 milyon,
natural lamang na i-expect mo ibabalik 10 milyon. Kaya ganyan po ang request ng Panginoon sa atin. Sa Mateo 22 verse 37 hanggang 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. At ng buong pag-iisip mo, ito ang dakila at unang utos. Kaya dapat ninyong ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip mo. Sobra po ba ito? Alam niyo po, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang buong puso, ang kanyang buong kalooban, ang kanyang buong kalakasan, ang kanyang buong buhay hanggang sa kamatayan. Kaya natural lamang na hingin niya ang pag-ibig na yon sapagkat minahal ka niya. Kahit gaano kamahal natin ang Diyos, maliit lang ba ang pag-ibig na ito sa Diyos? Hindi niyo rin po ba ito gusto? Maliit na pag-ibig ba ito? Hindi po. Kaya minamahal din natin yung mga sa bahay, kung titignan nyo. Yung ibang tao, minamahal din nila yung kanilang mga aso. Tama po ba? Ay yung pagmamahal natin sa Diyos, bakit minsan maliit lang po? Pero dun po, sa aso, mahal natin. Sa 2 Timothy chapter 3, sabi sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang mga sarili, maibigin sa salapi, at mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Kung mayroon na tayong biyaya, hindi dapat natin hamakin ang Panginoon na nagbigay sa atin ng biyaya. Natural lamang na ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi maging sa ating gawa. Kaya napakahalaga po ang pag-ibig sa Diyos. Sa Lucas 7 verse 47, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki, subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Gaano karaming kasalanan ang ipinatawad sa atin? Kaunti lamang po ba? Ipinatawad tayo mula sa napakalaking kasalanan magpasa walang hanggan, hindi po maliit. Napakalaki. Nadadalhin sana tayo sa impyerno. Ngunit, nagkukunwari tayong iniibig natin ng Panginoon ng kaunti sa tuwing naiisip natin siya. At ito ba ang paraan upang masuklian ang biyaya ng Diyos? Isipin po ninyo kung mayroon po kayong budhi. Sa Genesis 22 verse 2, sinabi ang tungkol sa pagsubok ng Diyos sa pananampalataya ni Abraham. Sinabi sa kanya, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay may 12 gulang na anak at siya po ay si Isaac na siyang ipinanganak noong siya ay 100 gulang na. Si Isaac ay napakabuti, makisig at mas mahalaga kaysa sa kanyang sarili, kaysa sa kanyang asawa at sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngayon, hiniling sa kanya ng Diyos na ihandog ang kanyang anak na mas mahalaga pa para sa kanya sa kanyang buhay bilang isang handog na susunugin. Ano po ang sinabi ni Abraham? Diyos, niluloko niyo yata ako eh. Hindi ko ito kayang gawin. Bagaman kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras pa. Ganito ba ang sagot niya? Hindi po. Magiging isang gulo po iyon kapag sinabi niyang gigisingin ko at sasabihin ko sa aking asawa. Hindi po. Pero ano pong ginawa niya? Nagising siya ng maaga at sinabi niya, halika, magtungo tayo sa bundok ng Moriah. Alam niyo po ito. Kaya nagtungo siya sa tuktok ng bundok ng Moriah matapos ang 3 na paglalakbay. Tinali niya ng mahigpit si Isaac, inilagay siya gaya ng isang kordero at sinubukan niyang patayin gamit ang patalim. Sinunod niya ang sinabi ng Diyos.
papatayin na niya ang kanyang anak. Ginawa niya ang sinabi ng Diyos. Subalit bigla sinabi ng Diyos, Abraham, Abraham, tama na. At sabi ng Diyos, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya sabi, nalalaman ko kung gaano mo kamahal ang Diyos. Kung gaano mo pinaglingkuran at pinarangalan ng Diyos. Naisip ko po ito minsan. Naisip ko, hindi ba nalalaman ng Diyos kung gaano kamahal ni Abraham ang Diyos? Hindi ba? Alam ng Diyos ang buong puso niya. Ngunit kailangan bang ihandog pa ang kanyang anak? Opo, ito ang nais niya. Hindi nais ng Diyos na ibigin natin siya sa ating mga puso lamang o sa salita lamang. Nais ng Diyos na ipakita natin ang pag-ibig sa Kanya. Paano po sa pamamagitan ng ating mga gawa? Tingnan niyo po, minahal lang ba tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? Hindi po. Binigay niya ang Kanyang tanging anak maging sa kamatayan para sa atin. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi lamang po sa salita. Tunay na ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa kamatayan para sa atin. Ipinadala ni Abraham kay Isaac na kanyang tanging anak ang kahoy na susunugin. At nagpatuloy siya na may dalang patalim at panggatong at sumunod sa kanya si Isaac. Katulad ito ng ipatong ng Diyos ang krus sa kanyang tanging anak na si Jesus at ipinadala ito sa kanya sa Golgotha. Bakit? Bakit po? Para sa akin, para sa atin, ipinakita ng Diyos sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya sa ating buhay, dapat nating ipakita na minamahal din natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, hindi lamang sa puso at salita. Dapat nating mahalin ang Panginoon nang higit sa anumang bagay sa mundong ito, nang higit sa ating sariling pamilya. Pagdating sa pagmamahal sa magulang, dapat nating mahalin at paglingkuran sila sapagkat iniibig natin ang Diyos at sinusunod natin ang salita ng Diyos. At gamit ang mapagmahal na puso ng Panginoon, dapat ding nating mahalin ang ating mga asawa, asawang lalaki o babae, maging ang ating mga anak. Kaya sabi po, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Ang ating buhay pananampalataya ay dapat magsimula kasama ang mapagmahal na Diyos. May isang kwento po sa Germany. Ito po ay patungkol kay Conde Zinzendorf. Siya po ay taga-Germany at nakaunawa talaga siya ng biyaya at naligtas siya, maagang naligtas. Sa isang museum po sa Germany, mayroon pong painting ng Panginoong Jesus na nakasuot ng koronang tinik at nakapako sa krus. Ngunit isang araw, habang pinagmamasdan po ito ni Zinzendorf, yung painting na yon, tumigil at natulala siya. Sa ilalim na bahagi ng painting, may nakasulat na kita niya. At nakasulat po, ginawa ko lahat para sa iyo. Ano naman ang ginagawa mo para sa akin? Yun po ang nakasulat sa iba ng painting. Inako ng Panginoon ang lahat ng kahihiyan at hirap. At nagdanak po siya ng kanyang dugo. Ngayon, anong ginagawa mo naman para sa akin? Naunawaan ko, sabi niya ito, at pinanampalatayanan ko. Subalit ano ang ginagawa ko ngayon para sa Panginoon, sabi niya. Nung tinanong siya ng Panginoon, alam niyo po, wala siyang maisagot. Kaya bumagsak po siya sa harapan ng painting at umiyak po siya ng umiyak. Pagkatapos po noon, tumayo siya. At doon, nagpa siya po itong si Zinzendorf na mula sa araw na iyon, mabubuhay siya para sa Panginoon lamang sa buong buhay niya. Sabi niya, Panginoon, magmula ngayon, mabubuhay po ako at mamamatay para sa iyo. At mula ng araw na iyon hanggang sa araw na pumunta na siya sa Panginoon, talaga pong inialay ni Zinzendorf ang lahat sa Panginoon. Inialay niya lahat
ng kung anong meron siya, ng ang lahat ng pag-aari niya. At noon po sa panahon po ni John Wesley sa England, habang nangangaral ito pong si John Wesley, nakilala niya si Zinzendorf. Noong kasagsagan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa Europa, lubos siyang tinulungan ni Zinzendorf. Nagpasya siyang ibigay ang lahat ng pag-aari niya, maipangaral lang ni John Wesley ang Ebanghelyo at ibinigay niya ang buhay niya para sa Panginoon. Kaya ano pa ang hindi niya kayang gawin? Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa kanyang buhay. Tanong po, paano naman po tayo ngayon? Ganun din po dapat sa atin. Yun pong pag-ibig na natanggap ni Pedro, ang biyaya ng Diyos na naunawaan ni Zinzendorf at ang kaligtasan na natanggap natin ay pare-pareho lamang po. Hindi po ba? Ngunit bakit hindi natin magawa iyon? Bakit nahihirapan niya tayong suklian iyon? Kaya pareho lang po yung natanggap natin ni Pedro, ni Zinzendorf at tayo. Sa 1 John 2 verse 15, sabi po, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Di ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Kaya huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang mga tunay na umiibig sa Panginoon, hindi nila iniibig ang sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, at ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang mga ito ay pain lamang ng Diablo. Nabubuhay tayo sa sanlibutan, ngunit hindi natin pwedeng mahalin ang sanlibutan. Nagtatrabaho at nabubuhay tayo para sa mga pangangailangan ng ating katawan, ngunit ang mga bagay na ito ay ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat natin gamitin ang mga ito para rin sa kalooban ng Diyos, at hindi dapat mailigaw ang ating mga puso sa mga bagay na ito. Kapag nagmamahal tayo, natatangay ang puso natin. Dapat nating mahalin ng Diyos higit sa anubang bagay sa mundong ito. Sapagkat iniibig natin ang Panginoon, hindi natin iniibig ang sanlibutan. Sa Awit 97 verse 10, sabi po, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. At sa Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Walang kahirapan, walang kapigatian, walang pag-uusig, walang panganib, walang tagutom, walang tabak. Ang makakasira ng pag-ibig sa pagitan ko at ng Diyos. Dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuturing ng mga tupa sa katayan. Sa sanlibutan, itinuturing tayong tupa sa katayan. Tayo po ay inuusig nila, binabaliwala. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Ang kapangyarihan upang mapagtagumpay ng sanlibutan ay ang pag-ibig din ng Panginoon. Kaya sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi po, na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang mga nilalang ay hindi makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat iniibig natin ang Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang anumang kahirapan, pagdurusa, kamatayan. Tama po ba? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng pag-ibig? Sa Filipos 1 verse 20, habang nakabilanggo sa Apostol Pablo sa Roma, sabi niya, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon.
Sabi po niya, dinagdag niya, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Ano ang kanyang lubos na inaasahan at pag-asa? Habang nabubuhay sa mundong ito, sa anuman ay hindi ako mapapahiya, sabi niya, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Ibig sabihin, tanging ang Diyos lamang ang nais kong luwalhatiin. At sinabi pa niya, sabagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Filipos 1.21. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay kaluwalhatian. Bakit po? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayon, ang pag-ibig ng Panginoon ay dapat lubos na gumabay sa ating mga puso at buhay. Ano ang paraan upang magantihan o masuklian ang biyaya ng Diyos? Ang isa pa po ay pagsunod sa salita ng Diyos. Una, ang mahalin siya. Yan ay upang masuklihan ang Diyos. At pangalawa, ito naman po ay ang pagsunod sa kanyang salita. Sa John 14 verse 23 hanggang 24, sabi, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin na hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Iniibig natin siya sapagkat inibig niya tayo, at sinusunod natin ang salita sapagkat iniibig natin siya. Mas iniibig ng Diyos ang mga sumusunod sa salita at nais niyang dalhin sa kaharian ng Diyos ang mga umiibig sa Kanya at manahang kasama siya magpakailanman. Kaya sabi, kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang mga nagmamahalan, gusto nilang mamuhay na magkasama hanggang sa huli, magpakailanman. Hindi po ba? Iniibig natin ang Panginoon sapagkat siya po ang unang umibig sa atin. At dahil iniibig natin siya, mas lalo tayong umiibig sa kanyang mga salita. Ang Panginoon ay darating na muli upang isama tayo sa kaharian ng Diyos at nais ng Diyos na manahang kasama natin magpakailanman. Tama po ba? Ngunit sa Lucas chapter 6 verse 46, sabi niya, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? Kaya mahusay nilang sinasabi sa kanilang mga labi, Panginoon, Panginoon, magaling umawit at magaling manalangin. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid, sabi po. Sa kanilang mga labi, napakagaling umawit ng himno. Iniibig kita ng higit kaysa dati. Ngunit alam niyo po ang sabi ng Diyos? Sandali lang, teka lang. Kailan mo ako inibig ng higit kaysa lahat ng bagay? Nang higit kaysa dati? Iniibig mo ang sanlibutan. Iniibig mo ang iyong sarili. Iniibig mo ang pera mo at puno ka ng ganitong uri ng pag-ibig. Ano? Sinungaling ka. May nagsabi po na ang mga mananampalataya raw kay Jesus ay magagaling magsinungaling tuwing Linggo ng umaga. Sa tuwing nananalangin sila ay umaawit sapagkat ang himno ay wala sa kanilang puso. Umaawit lang po pero yung tunay na himno wala sa puso. At lahat ng mga nakaraang pagnanasa sa sanlibutan, matagal nang naglaho, sinasabi nila. Ang mga pagnanasa ng sanlibutan, on the other hand, ay puno pa sa puso nila. Kaya kailan ito naglaho? Isipin po natin. Brothers and sisters, hindi dapat tayo magsinungaling sa harapan ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang ating puso. Sa Ezekiel 33 verse 31, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan at sila'y nagsisiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang.
Nagsisiupo sila na gaya ng bayan ng Diyos at nagsasabi, sumisigaw sila, Amen, sa kanila, sabi po nila. At pinapakinggan ang mga salita, ngunit hindi nila sinusunod. Kasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Lahat po ay kasinungalingan. Brothers and sisters, huwag tayong maging mga sinungaling. Huwag kayong maging peking mananampalataya. Huwag kayong maging peking Kristiyano. Pinatutuhanan natin na tayo mga ligtas, kaya patutuhanan natin ito sa mga buhay natin. Sa Efeso 6 verse 24, ang huling verse sa sulat ni Pablo sa Efeso, sabi niya, ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Amen, sabi po niya. Pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo, di kumukupas, gaano kahaba? Ang 1 Corinthians chapter 1 hanggang 16. Habang sinusulat ang sulat na ito, may sakit sa mata si Pablo kaya hindi niya ito maisulat at sa halip, ang taong nagnangalang Tertio ang siyang nagsulat. Ngunit sa huli, sinabi ni Pablo, akong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Kapag nagsusulat siya, kailangan niyang magsulat sa malalaking letra sapagkat hindi niya kayang magsulat ng maliliit na letra. At noong panahong iyon, gamit po yung balat ng tupa, kaya kung nagsulat siya sa malalaking letra, iilang letra lang ang naisulat niya doon. Ngunit sabi niya, tingnan niyo po ang kanyang sinulat sa 1 Corinthians 16 verse 22, akong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Kung ang sino man na hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya, maranata. Sabi po. Ano po ang pagbating ito? Sabi niya, pagbati. Pero sabi niya, kung ang sino man na hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya, maranata. Bakit niya sinulat ito? Meron siyang pagdurusa sa mga taga Corinto. Nagsisinungaling sila. Ang unang pagdating ng Panginoon ay nagpapakita sa atin ng kanyang dakilang pag-ibig. At ang Panginoong Hesus ay babalik muli, siya po ay darating upang kunin ang mga ligtas at ang mga tunay na nagmahal sa kanya. Kaya kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. Upo, kapag bumalik na ang Panginoon, ang mga hindi umibig sa Panginoon, ang mga hindi lubos na nakakaunawa ng pag-ibig, ang mga hindi lubos na naunawaan ng biyaya ng Diyos, binabalaan niyang susumpain sila at hahatulan. Kaya hanggang kailan kayo magiging ipokrito, magkukunwari, nililin lang, hanggang kailan kayo maniniwala sa peking Jesus? Kung titignan, para bang mananampalataya. Sa labas, parang iniibig nyo ang Diyos na para bang ligtas kayo. Ngunit alam ng Panginoon ang lahat. Ngayon, ang buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos ay dapat mabuhay para sa Panginoon. Ito ang pamumuhay para sa Diyos. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ano man ang ating ginagawa sa trabaho, o kung nagsasaka man tayo, o di kayo nagninegosyo, ano man ang ating ginagawa, paraan lamang po ito. Ano man ang trabaho nyo, nagsasaka man, nagninegosyo, paraan lang yan at hindi po ang layunin. Ano ang layunin ng ating buhay? Iisa lamang po, ito po ay ang mabuhay para sa Diyos at hindi para sa mundong ito. Mabuhay para sa Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, siya'y namatay para sa lahat upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Namatay ang Panginoon para sa atin, inako niya ang sumpa at kahatulan sa halip na tayo. Sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, napatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. At pagkatapos siyang mamuhay muli, pinagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan.
sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, tayo mga ligtas na ay hindi na dapat mabuhay pa para sa ating mga sarili. Huwag nang mamuhay o mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Romans 14 verse 7 to 8. Yan po ang dapat nating gawin. Mamatay tayo at mabuhay para sa Panginoon. Siya nga po pala, ito pong Romans 14 verse 7 to 8, dapat alam na alam natin ito. Alam niyo naman po ang talatang ito, di po ba? Ito pong Romans 14 verse 7 to 8, kabisado na po. Kabisado na po ng bawat isa po sa atin. Alam niyo po ba o kabisado niyo pa po ba ang verse na ito na huwag na tayong mabuhay pa para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Yan po dapat. Kaya dapat mabuhay po tayo sa Diyos, para sa Diyos, para sa Panginoon sa ating buhay. Huwag na tayong mabuhay pa para sa ating sarili. Bagaman tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hindi tayo taga dito. Meron tayong buhay na walang hanggan. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. At dapat tayong mabuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ito po ang sinabi sa Romans chapter 14, verse 7 at verse 8. Siya nga pala, alam niyo po ba o memorize niyo ang talatang ito? Kabisado po ba? Tama po? Bakit wala pong sumagot? Kahit nakamas po kayo, sumagot po kayo. Kung hindi niyo po ito memorize, i-memorize po ninyo. Ngayong araw, sige, memory verse tayo. Okay, banggitin po natin Romans 14 verse 7 to 8, sabay-sabay po. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaya walang sino man sa atin, mga taong ligtas, ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. At mamuhay at mamatay para lang sa kanyang sarili, kapag ganun, sumpa po yan. Walang pakinabang yun. Kung kayo ay nabuhay, nagdusa at namatay para lamang sa inyong sarili, tandaan nyo po, yan po ay sumpa. Walang halaga yan. Kahit na anuman ang ating ginawa o pinagdurusahan, kung ito po ay para sa Panginoon, ito po dapat. Kaya nga kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Sa 1 Corinthians 6 verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili. Kaya ang ating katawan, kaluluwa, Espiritu, ay binayaran na po sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya hindi na ito sa akin, ngunit sa Panginoon na ito. Mabuhay at mamatay lamang tayo para sa Kanya, sapagkat ako'y sa Panginoon. Kung kayo lang po ay sige, left and right lang na parang naglalakad, nakakapagod. Ngunit mas mabilis kayong makakakyat kung aakyat kayo habang binibigkas. Halimbawa, pakyat ka, binibigkas mo. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Ganyan din po ang ginagawa ko. Kapag ako po ay umaakyat sa hagdanan, nagpapatuloy lang po ba kayo? Kayo rin po ba ay nagpapatuloy sa pagkakabisado o pagme-memorize? Ako rin po, ganun. Kapag gumigising ako, lagi kong iniisip ano kaya ang magagawa ko upang suklian ang biyaya ng Diyos. Sa Galacia 2:20, sabi po,
Ang kataga sinabi, kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kinagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Namatay siya para sa akin at ang Panginoon ay nasa akin. Tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Nabubuhay tayo sa pananampalataya na naniniwala sa Panginoon. Hindi po ba't iyon ang buhay pananampalataya? Pumupunta kayo sa church at umaawit ng awit papuri, nananalangin at nakikinig sa salita. Subalit, paglabas, namumuhay kayo ayon sa nais nyo. Anong uri ng buhay pananampalataya po iyan? Sa 2 Corinthians 5 verse 9-10, kit maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Kahit maging sa tahanan o malayo sa tahanan, kahit tayo ay nananatili sa sanlibutan o iwan ito at magtungo sa Panginoon, mamatay man tayo o mabuhay, dapat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yan ang ating dapat minimithi sa ating buhay. Hindi po sinabi ni Pablo na akin, ngunit aming. Tayong ligtas, tayo po ito. Kaya walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sino man ang mamamatay sa kanyang sarili. Kahit maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang ating mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Kung nabubuhay kayo na nagbibigay lugod sa Panginoon, kailangan niyong mabuhay ng mas mahaba. At kung ang inyong kamatayan ay makapagbibigay kasiyahan sa Panginoon, maaari na kayong mamatay. Ano po ang ikinatatakot ninyo? Tayong lahat ay mahahayag sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang hukuman. Ang bawat taong ligtas ay hahatulan kung paano siya namuhay simula nung siya ay naligtas, hanggang sa araw na tumayo na siya sa Panginoon. Kung namuhay kayo ayon sa Espiritu, o namuhay ayon sa laman. Kung kayo ay namuhay para sa Panginoon o para sa sarili. Kung kayo ay sumunod o sumuway, ito ang kahatulan sa pagitan ng mabuti at masama, kung saan nakabase ang gantimpala. May ibang tao nagsasabi, kailangan ko ba talagang umupo sa bandang harapan? Okay lang kahit nasa likuran ako ng langit, at least ligtas ako. Sa palagay ko, hindi ko na kailangan ng gantimpala. Yan ang sinasabi nila. Hindi po. Pagsisisihan nyo po kapag nalaman nyo po ito o kung nasa langit na kayo. Maaring sabihin nyo, kung alam ko lang, sana nabuhay ako ng buong katapangan para sa Panginoon. Nabuhay sana ako para sa Kanya at hindi sa karuugan, hindi sa bagay ng sanlibutan. Kahit na panghinayangan nyo iyon, wala na po. Ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Tandaan nyo po, sa Efeso chapter 5 verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Hanapin po ninyo kung paano ninyo mabibigang lugod ang Panginoon. Sa Hebrews 11 verse 5, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas. Ano pat hindi na niya naranasan ang kamatayan? Hindi na siya natagpuan sapagkat siya kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Hindi lamang si Enoch ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit siya rin naman ay nakatanggap ng katibayan na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya buhay siya na kinuha ng Diyos na hindi na naranasan ang kamatayan. Gaya ni Enoch, namumuhay tayo sa panahon na maaari na rin po nating makaharap ang Panginoon nang hindi na mamamatay sapagkat mararapture na tayo. Kahit na makaharap ninyo ang Panginoon pagkatapos niyong mamatay o habang kayo ay buhay pa, kahit na kayo ay buhay pa o patay na, hindi po ba dapat ninyong bigyang lugod ang Panginoon? Ito po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kahit na gustong-gusto ninyong gawin ang bagay na kinapupuutan ng Panginoon, hindi nyo dapat ito gawin. Kahit na nung uri ng kahirapan at pagdurusa meron kayo, kung nalulugod ang Panginoon, kailangan nyong magpatuloy. Kaya sa 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom mo anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Kahit na ako ay kumakain, anuman ang ginagawa, kailangan kong isipin kung mayroon ba akong magagawang anuman para sa Panginoon sa aking pagtatrabaho. Hindi ko na po ito naririnig ngayon, ngunit naririnig ko ito ng ilang beses noon. Sabi ng isang sister pastor, bukas po ay aalis na ako ng Korea para bumisita sa ibang bansa. Okay, sabi ko, mayroon bang church doon? Wala po eh, sabi niya. Kung gayon, bakit ka pupunta doon? Para mamuhay ng maayos? Bakit po? Ayos lang naligtas ka at mag-abroad para maging maayos ang buhay at kumita ng pera? Ngunit walang kabuluhan na sabihin ito kahit naligtas ka pa. 100% mali po ang ganitong pag-iisip. Tingin mo ba hayaan ka lang ng Diyos? Kahit namang ibang bansa ka, magpasakasal ka, naghahanap ka ng trabaho, kahit ano pa man yan, kahit umiinom, kumakain, gawin dapat ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung hindi, ito'y kasalanan. Sa kanunayan, hindi po yan kalayaan. Hindi pwedeng mabuhay tayo ng malayo sa Panginoon. Yung isda po ay hindi mabubuhay kung aalis siya sa tubig, tama? Ngayon paano mabubuhay tayo na hiwalay sa kamay ng Panginoon? Tingin mo po ba hahayaan ka ng Panginoon na mabuhay ng gayon? Kung kaya mo mabuhay sa iyong sarili, kung gayon, baka una, sa simula pa lang, hindi ka talaga naligtas. Kaya dapat po magbigay tayo ng kasiyahan sa Panginoon at maging gaya ng sinabi sa Lucas 15 verse 7 na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya nasisihan po ang Panginoon na tulungan ang mga makasalanan na makarating sila sa pagsisisi. At para makapagbigay tayo ng kasiyahan sa Panginoon ay dapat tayong gumawa upang akay ng mga makasalanang ito tungo sa Panginoon para sila'y maligtas. Kasi sabi sa Psalm 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano bang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng mamatay kundi mabuhay? Mayroon pa kayong pagtingin? Mayroon pa ba kayong pagtingin sa sanlibutang ito? May gusto pa ba kayong makamit? Gaya ng mga makasanlibutang tao, ang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan sa sanlibutang ito ay mas mababa pa po kaysa mga laruang pambata. Hindi yan mahalaga para sa atin. Kung tayo man ay maghirap, magdusa, inuusig, hindi ito mahalaga. Kung ang Panginoon nalulugod, kung gayon okay na, masaya na tayo. Sa awit sabi po, nasa puso ko si Jesus na Panginoon ko, ikaw lamang masaya na ako. Tama po ito, ang himnong ito. Ikaw lamang masaya na ako. Sa awit 66 verse 16, kayo magsiparito at iyong digin. Kayong lahat na natakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Kaya dapat nating ipangaral ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa ating kaluluwa. Doon sa mga taong nasa paligid natin na hindi pa po ligtas. Sa mga taong magpahanggang ngayon ay patakbo sila sa impyerno. Sigawan niyo sila, hello, saan ka pupunta? Mag-usap tayo kahit sandali. Alam mo bang daang nilalakaran mo? Dapat na may sabihin tayo sa kanila. Naririnig man nila ito o hindi, dapat pa rin tayong mangaral. Kasi sabi po ni Pablo sa Gawa 20 verse 24, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo ay hindi lamang basta nagsasalita, kundi upang ipangaral ang tunay na ebanghelyo, siya naging hubad, nagutom, nakatulog, hindi makakain, nilamig, nanginginig at maraming beses nang binugbog, nakulong, pinagbabato at namatay, kinaladkad siya palabas, ngunit muli siyang nabuhay at muling nangaral ng ebanghelyo. Sa huli namatay siya, pinugutan siya ng ulo habang pinapangaral niya ang ebanghelyo sa Roma. Siya dapat nating tularan. Kailangan nating sundan ang kanyang yapak.
Alam niyo po kung saan tumutulo ang pawis, luha at dugo, ang buhay Kristiyano ay taimtim, napaglakad na pinapasa ng krus at sumusunod sa bakas ng pagdurusa ng Panginoon. Huwag niyo po itong mamaliitin. Ngunit mayroon pong nagsabi, gaya ng kailangan ko lang gawin na mabuhay ayon sa gusto ko at magpabalik-balik sa church building. Pero ano bang special doon? Totoo ba? Hindi po ganyan ang Christian life. Ito ang buhay ng ating puso at buhay ay tunay na sumusunod sa Diyos. Yan ang Christian life. Ito ang sinabi ni Pablo kay Timoteo bago siya mamatay. Sabi po niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, sinabi niya kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang kanyang sinabi. Kaya saan kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos? Kumikilos ang Diyos kung nagdurusa tayo para sa Ebanghelyo. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay ipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya na magliligtas sa mga kaluluwang nawawasak dahil sa kanilang kasalanan. At ito po ay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus. Hindi maliligtas ang isang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang sarili, kundi ito ipinahayag sa pamamagitan ng sakripisyo po at pagdurusa ng mga unang nakaunawa, unang naligtas. Kasi sabi po, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang ebanghelyong natapos na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagdurusa sa kanyang kamatayan doon sa krus ay ipinadala sa pamamagitan ng pagdurusa at sakripisyo ng mga ligtas na mananampalataya. At kung wala ito, ang ebanghelyo po ay hindi maipapangaral. Kung nabubuhay tayo ng komportable at sasabihin nating manampalataya kay Hesus Kristo, magandang maging ligtas at sasabihin nila, maniwala, ikaw muna. Sa Kawikaan 19 verse 6, sabi po, marami ang naghahangad ng pagpapala ng taong may magandang loob at ang bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga handog. Ibig sabihin ng pagpapala ng taong may magandang loob ay pagbibigay. Upang maipangaral natin ang ebanghelyo, dapat nating ibigay ang ating oras, material na bagay o anuman kung kinakailangan, maging ang ating sariling buhay. Sa pagbibigay, marami ang naghahangad ng pagpapala ng taong may magandang loob. Sabi sa Luke 16 verse 9, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng kayamanan ng kalikuan. Makipagkaibigan kayo sa taong papasok sa walang hanggang dako. Gamit ang walang kabuluhang kayamanan ng sanlibutang ito, ibig sabihin hayaang magkaroon nito ang mga ligaw na kaluluwa upang in return magkaroon sila ng kaligtasan. Kailangan na maging handa tayo na isakripisyo ang ating oras, material na bagay, lahat, maging ang ating sariling buhay. Maipangaral lang po yung pong ebanghelyo ng may kusang loob. Alam niyo po ba kung gaano karaming tao ang namatay para sa ebanghelyo? Marating lamang tayo nito ngayon. Hindi maaari na maliligtas yung iba nang walang sakripisyo. Hindi pwede. Hindi pwede ang pagsasawalang bahala, katamaran, pagiging makasirili. Alam niyo po, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo. Gaya po ng ginawa ni Zinzendorf. Sa awit 116 verse 13 to 14, sabi, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panatas sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano po? Ang mga ligtas na banal ay hindi lamang pinupuri ang biyaya ng Diyos na magkakasama, kundi tinutupad din dapat nila ang panata sa harapan ng bayan ni Jehovah. Sa harap ng mga ligtas na banal at sa Diyos. Ngunit ano po ba yung panatang ito? Gaya ni Zinzendorf, O Diyos, mula ngayon ako'y mabuhay lamang para sa iyo. Dapat po tayong mangako at gumawa ng panata na kailangan nating magdesisyon na dapat nating tuparin ang panatang ito sa natitira nating buhay. Malapit na pong dumating ang Panginoon, pero natatakot pa po ba kayo? Sa sinuunang Roma,
Ang mga Kristiyano ay sinunog ng buhay, o di kaya'y pinakain sa leon kahit na maaari lang nilang sabihin na hindi sila sumasampalataya kay Jesus, simpleng tanggi lang mabubuhay sila. Pero hindi ganun ang kanilang ginawa. Umawit sila ng mga himno hanggang sa sandali ng kanilang kamatayan. Kahit sinugin, kahit ipakain sa leon, hindi nila itinanggi si Jesus. Malinaw itong makikita sa pelikulang Covadis. Hango ito sa totoong buhay. Ito ay tunay na nangyari. E kung paano sa panahon natin ngayon mangyari rin ito? Handa po ba kayo? Ngunit bago yan, dapat natin isipin ang pamumuhay natin para sa Panginoon bago tayo mamatay para sa Kanya. Maraming bagay na maaari nating gawin sa natitira nating buhay. Oras, dapat nating gawin ang kaya kong gawin. Kung hindi natin kaya, hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng tapang at lakas sa gagawa nito. Siya ay nangako na kung mabubuhay tayo para sa Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng bagay na ating kinakailangan at dapat din tayong maniwala dito. Kaya nga, sa Kawikaan 11 verse 24, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Kung iniisip mo na mamamatay ka kung wala ka ng bagay na ito at pinanghahawakan ito, aalisin ito ng Diyos at mawawala ito sa iyo. Tandaan niyo po yan. May mga taong nagbibigay ng masagana at pinapayaman tayo ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 6, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bagya ay mag-aani rin ng bagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Kaya sakripisyo po ang paghahasik. Kung mas sigit tayong magsasakripisyo, mas maraming mabuborn again. Ngunit kung maliit ang sakripisyo, maliit na resulta lamang, at kung wala, wala rin mangyayari. Kung idadalangin natin ng pag-i-evangelize, kailan maliligtas ang mga ligaw na kaluluwa? Wala ba tayong tapang na magsakripisyo ng ating puso, oras, kayamanan, maging ang ating mismong buhay para sa Ebanghelyo? Ang gawain ng Diyos ay nagagawa at naisa sa katuparan po sa pagsasakripisyo, pag-aalay ng sarili. Ang mga nagnanais mamatay ay iniingatan ng Diyos na huwag mamatay. Hindi tayo namamatay hanggang sa matapos natin ang gawain ng Panginoon. Huwag tayong mamatay. Mayroon pa tayong gawain. Ako po ay mahina pa rin. At alam niyo po, noong nakaraang araw, October 31, 58 na po na years ang 58 taon na po yung nakalipas mula nang naligtas po ako. Napakahina ko po, subalit sa palagay ko ay nabuhay ako hanggang sa aking makakaya. Ngayon kung kukunin man ako ng Panginoon, wala akong pagsisisihan. Umaasa lamang po ako na wala sana akong anumang dapat na ikaya sa harapan niya. Hindi ko na po alam kung ilang oras pa ang mayroon ako. Subalit, hinihiling ko po sa Diyos na kung maaari, kunin niya ako kapag tapos ko na ang aking gawain. Ito po ang kagustuhan ng aking puso. At kapag tapos na po ang aking gawain, wala na pong anumang dahilan upang manatili pa ako sa mundong ito. Walang pagsisisi, walang pag-asa sa anuman. Mas maganda nang pumunta sa Panginoon. Gayunpaman, sabi sa 1 Corinthians 10 verse 33, kapakanan ng marami. Yung kapakanan po ng marami upang sila'y maligtas. Huwag yung sariling kapakanan. Upang makapagligtas ng madaming kaluluwa, hindi dapat natin hanapin ang ating sariling kapakanan, kundi yung iba. Ibig sabihin po nito na kailangan po nating magsakripisyo para sa kanila. May isang bagay pa po akong dapat sabihin. Ang paraan upang masuklian pa ang biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan po, panghuli na lang, ng pag-iibigan sa isa't isa. Gaya ng sinabi at ibinigay na utos ng Panginoon sa atin. Kaya masusuklian natin, lastly, ang kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Sa John 13 verse 34 at 35,
Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Kaya kung minamahal natin ang isa't isa, ito po ang ebidensya na tayo po ay ligtas at mga alagad ni Kristo. Ngayon pagkatapos na tayo ay maligtas, hindi na po tayo nag-iisa. Kasi sa Efeso 2:19, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sinabi po dito na tayo ay sambahayan na ng Diyos. Ang Diyos ay isang Diyos. Mga brothers at sisters na siyang sama-samang namumuhay at mabubuhay sa langit magpakailanman. Kaya dapat huwag magkaroon ng galit, inggit at away sa isa't isa. Sa mga magulang, napakahalaga ng kanilang mga anak. Alam niyo po ba kung ano ang makapagpapaligaya sa magulang? Ang mga magulang ay masaya kapag nakikita nila ang kanilang mga anak na nagmamahalan. Nasisiyahan po sila. Gayunpaman, kapag ang mga anak ay nag-aaway-away, nasasaktan po nila ang puso ng kanilang magulang. Ang Diyos ay parang ganun din po. Sa 1 John chapter 5 verse 1, ang sino mang sumapang sampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Kaya ang pag-ibig sa iyong kapatid ay pag-ibig din po sa Panginoon. Malinaw po ito. Kaya sa unang 1 chapter 4 verse 20, kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napupot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang Diyos po ay hindi nakikita, tama po? Sa 1 John 4:12, walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kaya kapag iniibig po natin ang isa't isa, ang Diyos ay kasama natin at ang pag-ibig ng Diyos ay lubusang na isa sa katuparan ng higit at higit pa sa atin. Kaya nagiging isa po tayo dahil sa pag-ibig na ito. Saan man tayo pumunta, madami pong mga kapatiran sa church. Sila na mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, silang mga pupunta sa langit at mabubuhay ng magkakasama magpakailanman. Subalit bakit tayo nag-aaway-away? Bakit nagagalit tayo sa isa't isa? Hindi man lamang nagsasabi ng hello minsan. May galit. Tama po ba ito? Kung ito ay tama, sabihin niyo po sa akin. Ito po ay isang seryosong bagay. Tandaan natin, ang pag-ibig ay matiisin. Hindi pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi magaspang ang kilos, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Kaya ang pag-ibig mula sa pagiging matiisin hanggang sa tinitiis ang lahat ng bagay. Bakit? Sinabi ko po sa inyo na maging matiisin dahil maging ang mga Kristiyano ay mayroon ding mga problema at may mga bagay na hindi talaga natin kayang pagtiisan. Kung may mga bata, may mga bata na mabuti na sumusunod ng husto, pero may mga bata na sakit din sa ulo, subalit mahal pa rin sila ng magulang. Dahil tayo po ay magkakapatid, mayroon po sa ating magandang bagay at may mga kahinaan din. Mas magandang makita natin ang kagandahan. Ito po ay mahalaga. Ito po ay isang paraan upang suklian ng biyaya ng Diyos. Kaya dapat ibigin natin ang isa't isa, magtulungan, sumunod tayo sa Diyos na magkakasama. At tayo po ay haharap sa Diyos na siyang malapit nang dumating. Kaya mamuhay po tayo ng husto hanggang sa araw na ito. Ito ay paraan upang suklian ng biyaya ng Diyos. Kaya ibigin natin ang isa't isa, sundin ang salita, luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng buhay at kumilos ng husto para iligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Wala na tayong sapat na oras, kaya sa pagdating ng Panginoon, umaasa po ako na tayo ay makakapamuhay ng buhay na karapat-dapat sa papuri at kaluwalhatian na walang anumang pagsaway. Hanggang dito na lamang po. Manalangin po tayong lahat. Aming mahabaging Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas niyo sa amin sa huling panahon.
At sa natitira naming buhay, naway makapaglingkod po kami sa inyo at masuklian ang inyong biyaya. Ano po ang aming isis magagawa upang suklian ang dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos na ibinigay sa amin? Binili niyo po ang aming katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya pakiusap, gabayan po ninyo kami na makapamuhay lamang para sa inyong kalooban at kaluwalatian. Ingatan po ninyo kami na walang sino man ang matisod at naway tulungan niyo po kami na makapamuhay sa natitira naming buhay na karapat-dapat sa papuri, karangalan at kaluwalatian sa harapan ng Panginoon.